Kini ang 92.7 FM Hope Radio. Hope Radio nagahatag kanimong paglaom nining masamok og walay kasiguruhan nga kalibutan. Oras mga kaigsoonan. Katong minuto sa nakalibay sa launa sa kahaponon. Para yung kamungamin ang dinis sa atong tulamanon ang lungsod kaniadto og karon. Og atong mga guest speaker karon sila Second Lieutenant Ronald D. Bailon og Technical Sergeant Vilmar Ian Gurin mga kaigsoonan sa 78th Infantry Battalion na Philippine Army. Yan ang ginahisgutan karon. Ang topic karon nga gihisgutan namo dinhi mao ang MTF LCAP Municipal Task Force and Local Communist Armed Conflict. Sa mga buhat pag-isayaw, may mo kamong mo-text o mo-tawag sa atong cellphone number 0923-3764-777. Mayong pagpaminaw diha nila Nel Soko. Di lang kayo namina, kundi naglangtaw gid sa atong live stream. Sila si T.Y. Duarte, Jane Abinales, Rachel Cabian, Marinas, Merlin Ulantique Escabarte, Ogni Lumapak de la Peña, Biangos Lezel, Ogni Gemaline Mahait, ayong pagpaminaw kaninyo dinaa. Inaon nga ang inyong pagpaminaw kung doon na kamo ikatampo o ikapangutan na may tungod karon sa among gisgutan riyan nila ni Sir. Yari lamang mag-text kamo sa mga gisgutan na kung nga numero sa unahan. So, padayon kita, Sir, sa atong tulumanon. Atong gisgutan, Sir, ang may tungod sa katong kining duties and responsibility. With regards dito sa duties and responsibilities sa Section 2, Executive Order Number 70, ang una ani, pinaka number one ito ay to ensure the creation of barangay task force which shall complement Executive Order Number 70 within the area of jurisdiction. So, kailangan yung sigurado na yung sa pagbuo ng barangay task force na naayon doon sa Executive Order Number 70 na talagang ma-create itong sa barangay task force din para ganun din sa prang national task force down to provincial, regional and then municipal din barangay task force ganun din ang duties and responsibilities. So, aside on that, yung take the lead in the planning and implementation of the Retold Community Support Program. So, itong Retold Community Support Program, so, kailangan pagtuunan kung ano ba talaga yung basic services na kailangan ipaabot sa isang barangay na hindi naabot ng government program. So, ito kasing pinakamagandang paraan para itong pag-retold sa community support program ay may abot na talagang sincere yung government sa mga programa na nakakaabot talaga sa mga tao. Kasi ang problema noon, gumagawa tayo ng community support program na hindi man lang nagkaroon ng emphasis yung government doon sa isang programa. Nagbibigay tayo ng bawa nung dagsaan yung sampo lang itong sa Yolanda noon. Walang nakalagay na streamer na ito ay galing sa government. Samantala, yung propaganda ng kabila ay kahit na kunting abuloy sa kanila sa mga tao na ipit sa bagyo ay
binibigyan na kahit 2 kilo lang na bigas yan, ang pagpropaganda ng CPPNP, 2 kilo ng bigas, pero yun nga, sabi kanina na may konting salita na kumbaga palamuti na ito ay bigay namin, taos puso, galing sa aming bulsa, dahil ang government po natin ay hindi po nakating. So, magkakaroon po ng malaking impact ito sa nabigyan na, itong sa gobyerno pala, government ay hindi nakaabot yung, wala silang programa na hindi sila tumutulong sa amin. So, nagkaroon po ng parang brainwash sa mga tao, kaya nagkakaroon ng recruitment sa kanila. Kaya hanggang sa ngayon, sa mahabang panahon, sobra na 50 years na ipagsaparaan nyo itong sa CPNP, nandito pa rin ang insurgency sa ating bansa. So, makikita nitong mga communist terrorists na ito. Okay. So, kumusta naman ang status natin sa insurgency crisis natin, hindi sa ating nasa ilo? Kumusta naman? Parang nagkagamay na ba na sila o samot ba noong na sila ka? Tagban? Ayon sa ating sa magbigay lang ako ng some point of view, sir, itong sa CNTs ay kakaunti na lang po ito sila ngayon. Pero kung di natin ito maagapan, ay maaring magkaroon pa ng makapag-recruit pa sila ng marami, lalo yung mga kabataan ngayon, na mabilis silang mapaniwala noon na nare-recruit lang from college. Ngayon, binaba na high school ay nare-recruit na rin nila. Kaya yun po ang naging batayan para matuldukan na itong insurgency sa ating bansa. Kasi sila na lang po itong natira na nanggugulo pa rin sa ating bansa. Okay, sir. 10 minuto sa mga makalabay. Wala ko na lingkapo nun. At kung matagan o kay Giyuna si Apple Station Manager, si Mr. Longway Mahay. Kasi doon na sa mga karagdaga, mga pangunta ng kabahay sa itong mga gisulitan ka ron. Okay. So, padayon to, sir. Ay, medyo nabisi pa si Sir Noe. Doon na information, nagipadangag din niya ang DSWD. About itong bata nga nawala, ako lang sa ipaabot din eh, kay public announcement through on air sa radio station kay for requirements kung niya sa mga gustong sabog kung wala may makuha yung mga bataan. Batang masusong napalgan itong September 22, 2019 sa Municipal Hilongo Cemetery din gisulod dito sa Tumoy nga bahin sa may nicho mismo nakaplagan bago pag yung natao as in nagingan lang kini sa DSWD ang batang babae na mao si Mary Ann kung doon naman nakaila. O yun ay impormasyon, kabahay na aning maong bata, kung isa may mga tagpo, ulani o ginikanan, kunyari lamang ipabot sa DSWT sa Tacloban, din ang bata to akaroon sa ilang poder, o kaha din niya sa MSWD, din niya sa Ilongos, punta ka lamang si Ma'am Bibi Alconera ang din sa MSWD, mga kaigsunan. Kay kini mo ay ikaduhang pagsibya, din niya sa radio station, o subli ka nila mong isibya nga dito sa sunod na Domingo. Kay kung wagi mo claim in niya, posible na kini nga daghang nabang nag-atang, itsura ng mga batang babae, masusok. O, daghang nag-atang, daghang andam nga mong sagot. So, kung kinsa may mga dunay kasayuran, may tungod nini, eh, paghatag lamang ka mo o information dito sa DSWD Tacloban, o baka din niya sa MSWD, o baka nini nga istasyon sa 92.7 UFM. Padayon ta sa itong gipang disbutan sir, sa mga dugang nga impormasyon, kabayan ating kabayan aning atong disbutan ng topic. Sir Eric, actually kaning nakahinong duman siguro ka itong previous na mo pag-ani nga naglakbit kita parte itong sa persona ng grata. Mm-hmm. Nakakungkata siya. Ato, murag kuhan lang sila ka ng sumpay ba? Ang persona ng grata nagabutang man dito nga katulog nga di ang
ang persona ng grata abot pasabot na sa Bisaya nga dili ang usa ka tao dili na pwede nga mo once nga usa ka ka membro sa ka CPPNP so dili na ka makasulod sa barangay dili ka pwede dili nga tugutan so atong kuha na mo itong ipurso ang matag barangay maghimo na create nga barangay resolution about sa persona ng grata so katod yung mga barangay karon nga mga kabarangayan barangay kapitans nga na naminaw na yung mga programa o ga nakahimo na mo o kaning barangay resolution about sa persona ng grata siguro kaning higayo na nasad amo na sa nabay inyo ang tatagan o pagtagad kaning ilabi na sa mga munisipalidad nga doon na ay kanong municipal task force na himo na kaning na create na pinirmahan na gisatanan nga nahimong membro ani na under sa MTF katong nga mong ingon ni Sir Bailo nga na ay barang BTF so kung nanay MTF, nanay BTF, so kung humana ang inyong persona ng grata, barangay resolution, so pwede na sila sila mag-create aning BTF barangay task force. Amuad to lang sila sa ilahang respective, kung baka niya, sa munisipyo kung nasa sila na hisakop. Kining mga concern ba about sa BTF barangay task force, hindi ba kanil delikado, sir, sa ila? Oo, ning kung bito. Mga civilian ba sila? Oh, tinawad na sir kay actually katong pag atin po namo ni Sir Bailo na itong motoy na rest gani nga pumunta na murag na imutan na itong kung baga ng discussion nga on sa magunoy mat himo sa usa what is the kasiguruan kuno kasiguruan sa usa kaya nga mulumulupi sa usa ka barangay kung himo ang kaning usa gikan sa municipal task force pa ingon sa barangay task force so ang usa ka barangay makimog create mag-create og usa ka task force so, ato pa ang tanang membro na nara sa barangay. So, para nako, dili bang gayo mag-iingon dito nga ato ang batukan ang komunista partido, ang sila ilabi ng CPP, INPA, pinagi sa armas. Gihimo ang usa ka task force, himo na usa ka task force, aron nga sulbaron, aron nga naimututok yun. Sa parangilitan sa usa ka barangay naabot namin itag barangay ani so sa usa ka barangay kinahanglan ang mamimbro sa barangay task force mauna sila yung mangulo sila yung leading person ba nga mututok mutanaw gayod katong produkto katong programa nga gipanaog gikan sa munisipyo nga gihimo sa municipal task force pag abot sa barangay kinahanglan nga mao puto sila gi leading person naron nga kanang mga mga binisipyo at binipisyo o mga programa nga naa sa barangay mahitabo gyud mapatuman gyud ang pinakabutong pinakakuha gyud ang nindot nga siguro pinaagi ani barangay task force nga usa ka barangay magkaayo sana wala nay maingon nga nay apin sa pikas kaya naman tay kuan naman tay persona ng grata. So, persona ng grata, ibig buti pasabot ana, kung usa ka barangay, persona ng nakakuha na barangay resolution sa persona ng grata, ang tanang tao, pro-government na. So, kay pro-government, ikaw nga, membro ka sa BTF, dili ka maglisod na og pagpasabot sa katawhan. So, kining BTF, sir, wala ni mahilang, magahilang kublang sa mga barangay officials, appeal ang mga ordinaryong lumulupyo. Sir. Kay dili mo iyon nga ang barangay official na leading ko na ni sila. Mga mo mga mamuno. Sa ano to pagtino sir nga ang mga mabilong sa BTF dili mga eyes and ears sa ikas basin lang kung mahimo lang ko nang masudlan ba masudlan ko sir. Sige, feedback ang mukha nila. Okay. Ah, sige. Oras ato mga kaigsoonan, 20 minutos sa man makalabay ang alauna ning kahaponon. Padayon kamong naminaw sa atong tulumanon ang lungsod kaniadto o karon. So, padayon ta, sir. Sige, Sige. Kung ano, sir, kaning siyempre, sa paghimo o sa task force, dili man lang good board ingon nga, pag-ingon na nga, whole of the nation approach, sa ato pa, tanan tadiya. So, appeal na mi ana, appeal na ang pulis. So, ang pag-report sa o sa barangay task force, siyempre, kami, dili mo po mo tugot.
o ilaog ang kapulisan nga kanayo sa task force municipal o barangay nga mas madunay ma lain nga o ma-infiltrate na punta kay mobe na ilang mama na ilang pamaagi nga sudlan nila ang gobyerno aron ilang gubon ang gobyerno sudlan nila ang gamiton nila ang kayo aron ilang gubon ang kayo. So sa ato nga sa among part o sa tanan nga naa sa gobyerno kung ang ato ang tumong nga kinasingkasing gyud nga serbisyo o pagtabang aron mahumanan ning problema nato sa kagubot din sa atong nasod. So di nato tugutan nga kining tawhana mo na ma membro sa usa ka task force. Kapan kung doon na magaling sa balik na puta sa kuan, balik na puta sa persona ng grata. Pag ingon sa persona ng grata, kung doon na gudu ko sa ka tao nga identified ni mo nga tuwa siya sa PICAS or membro siya sa komunista o niya, dili magat ingon nga ato rin siya papahawaon o kanapapahawaon gyud sa barangay. Pwede na to na siya nga ibalik balik sa sabakan sa balaod. So sa iyang pagbalik, kung ang iyang pag kinasingkasing gyud ang iyang pagbalik, so mo serbisyo sa katawhan. Iyang punan ang iyang mga pagkulang, iyang hinimuan sa dito pa sa PICAS. So siguro, basic pwede po siguro nga, yung nana, pwede siya siguro po nga mahimong membro kasi may nakabaw og unsay kalihukan sa PICAS. So pwede siguro po, di na po ko si Roxer kay ang mukreate ko ni ang Kuan Manggod, ang DILG, sila man mukreate ani. Pero sa ako, sa akong abahin, kung ikaw, seryoso gyud ang imong tumong ang usa ka task force, kung seryoso ang tumong ayaw ginaton ni pagsala nga ang mahimong membro murag para sa ang gitan-aw gyud para sa kayon sa tanan o pro government yon. Mm-hmm. Mao na sir ang akong sir kay nakapangutan ako ana tungod kay gumikan kay ang number one gyud nga mapenetrate pud ana na ng mga makakaliwang grupo mao man ang mga nasa baryo mga kabaryuhan. Kung muna nga nangutan ako kung unsay siguridad, unsay kasiguruan nga ang ma-membro sa maong BTF, dili mahimutang lang nga murag mahimuna noong DPA. Ano ba? Sige, sir. Mayo kayo ng pagpangutan na Sir Eric. No? Mm-hmm. Kay, kanang uban po nga gikan atong pag-attend na meeting, aduna po ay nangutan na bayan anak na problema. Mm-hmm. Kay kung sila daw unsang paghimo ng barangay task force kung wala daw sila armas kay ang seguridad daw kuno ang ilang ina problema. Oo, usapod na. Karon ang tubag na to anak, dili manggod nga ang barangay task force o na mulupyo sa isang barangay ang makiksangka sa ilaha. Mm-hmm. Kay wa manggod na sila kapasidad nga ang sukol o kakewa man sila armas, ang uban, mga pag-armas na isla, bakit daw hindi bigyan ng armas yung barangay task force para malipor sila na, hindi man din pwede na ganun ang, kung maliban lang kung ang isang barangay o isang bansa natin ay magulong-magulo na, mm-hmm. Sa isyuan na ba? Yan kasi, nagre-recruit lang sila sa isang barangay para makakuha na naman sila ng tao. And then, magkaroon ng problema isang barangay na pag-away-awayin, magkaroon ng problema, hihingi ng mga ano-anong mga hiningi nila. So, yan ang problema. So, ang sagot niya, hindi naman kayo ang dapat na makipag-away sa kanila, kundi i-create lang yung isang barangay task force para yung basic services na nanggagaling sa gobyerno ay may abot sa kanila. At nang makita nila na kung sincere ba talaga ang government sa pagbigay ng mga programa. So wala namang intensyon yung government na magbigay ng kadahilanan na gawing mali. Kasi yung ating kaibigan lang naman probably na nagbibigay sila ng chance na kung ano yung kamalian ng government na nakikita, ayun lang gusto na ipapalabas. Paano naman yung mga nagawa ng proyekto ng gobyerno kung saan na pupunta, ay yun ang hindi nila nakikita. So, sa isang mga barangay, lalo na walang mga services na nanggaling sa gobyerno, ay yun ang madali nilang makuha sa kanilang partito. So, itong pagbuo ng barangay task force na kailangan talaga na
mabuo ito para yung basic services ay mapunta sa kanila at nang maiwasan yung makuha pa na recruit na yung iba ay dahil ganito walang karating sa atin, ganito kahirap yung ating barangay. So dapat ini-encourage ko lahat ng mga barangay officials na nandyan bilang tinalaga kayo at binuto, na encourage niyo yung mga tao na huwag nang sumapi sa kanila at pagtulungan na lang kung anong mga magandang programa na ayon sa kanila na magkaroon siya ng magandang kabuhayan, ayan dapat ang pagtulungan nila at huwag nang magbigay pa ng kung ano-anong mga dahilan na ito at natakot kami. Hindi naman totally kayo ang makikipag-away, hindi yung basic services nang galing sa government, yun ang dapat na pagtuunan nyo para wala na pong ma-recruit yung pan at mahikayat nyo yung mga kabila pa na kayo pang makapag-encourage sa kanila na bumalik na kayo sa pamahalaan at meron namang nakahandang programa para sa mga balik-loob sa ating pamahalaan. Okay, si Sir Noe, basig doon ay mga ipila ka pangutana about sa gisgutan karon, sir. May ko kong trick. Okay, so Sir Eric. Okay. Okay, so station ID muna kadali. Sige, sir. Oras mga kaigsuna, 25 minuto, sumar magkalabay ang alauna ng kapo nun. Rick, ayaw ko pa ng volume na rin. Ay, kini ang 92.7 FM, Hiyok Radio, ang tinog sa paglaom. Okay, so wala. No sound, so. Yes, sir. Wala, may sound check. Continue sa. Okay, wala lang. Okay, 26 minuto. Sumun makalabay ang atong makalabay ang launa ning kapunon. Pipila na lang kagutlo mga kaigsunan ug mahumana ang atong tulumanawan na ang lungsod kani adto ug karon. Ug ang atong mga guest speaker karon gikan mismo sa buhatan sa 78th Infantry Battalion ng Philippine Army. Uban nila ni Second Lieutenant Ronald D. Bailon ug ni Technical Sergeant Vilmar A. Yangorin. Yan ang aming topic na gisgutan karon mao ang MTF LCAC kon Municipal Task Force and Local Communist Armed Conflict. So siguro pipila na lamang ka minuto ma kon na siguro ta kanang mo ngayon lang ta og kung do na pa dugang kan ikasayuran o impormasyon nga ikatag kun wa na sa ato na lang panapos nga mensahe, sir. Sa lahat ng mga tagapakinig ng Yok Radio FM, pinapaabot ko regarding dito sa programa nitong NTF LCAP na kailangan yung lalo na sa mga local chief executive papunta sa mga barangay officials na kailangan i-impose agad ito at maglagay sana ng mga tarpaulin na yung resolution na makita ng para makita ng mga tao na yung lahat ng mga makabila ay hindi na sila pwedeng kumbaga hindi na sila pwedeng tumapak dyan sa isang lugar or makita rin ng mga nakatira sa isang barangay na aware na sila sa isang programa na yan kasi kung sakaling na ma-identify pa rin na nagsusuporta sa CPPNP or ito na kasi sila yung communist terrorist na kasi ito sila, hindi na ito yung ordinaryong rebelde lang. So, diniklara na kasi itong communist terrorist na huwag niyo na sanang itulurit na makapunta pa sa inyo, sa inyong barangay. Kasi aware na kayo at meron ng mga gandang programa na ibinabahagi ng government. Whole nation approach na po tayo na lahat ng agencies pwede nang tumulong sa isang barangay kung ano man yung hindi nakaabot na
programa ng gobyerno. Okay, teka kayo, salamat mo, Second Lieutenant Ronald D. Bailon. Alang sa imong panapos ng mensahe, Sir Technical Sergeant Wilmar Yanggaling. Dagang isa, salamat Sir Eric. Alang sa itong mga akong mga kaigsunan, nga sama ka na ko, nga nagsirbisyo sa katauhan, nga usa ka public servant, mauna ning panahon nga kita mag-lead, kay manguna, kita magkaiusa, aron nga ang mahuman, mahatagan na nato katapusan kaning problema sa atong nasog, nga dugay na atong giatubang, what doon na nato ang kahadlok, nga giingon man nga ang pagsulod sa trabaho, sa pagsulod sa gobyerno, dili lang kay may trabaho ka, aron may sweldo. Nisulod kita kay aron mo serbisyo ta og tinud-anay itong tumong alang sa kaayuhan og kalinaw sa atong barangay kay ang way man tay laing tumo ang way laing tumong ang 70 IB ang Bravo Company kundi ang pagpatuman sa kahapsay og kalinaw kay kung dunay kalinaw dunay kalambuan na marto Sir Eric og daghang salamat og maayong hapon sa tanang tigpaminaw. Sa ngalan sa Kinatibukang Pwersa sa 78th Infantry Battalion Philippine Army, diingi kauban nato karon sila si Second Lieutenant Ronald D. Bailon o Technical Sergeant Wilmar Yanggaling uban sa iyang mga kaubanan nga ana karon sa gawas. Sa ngalan sa atong Station Manager dinhi sa 92.7 UKFM, Mr. Noe Mahait. Sa ngalan sa akong mga kaubanan sa Pure Media Observer nga ana lang sa palibot nag-observe, matag karon ngunya muhatag nato og mga taho. In case nga dunay mga panghitabo din niya sa atong palibot, kikan sa Matalom to Inupakan. Kailang inyong lingkod, si Eric F. Fustiniani nga magaingon kaninyo, wala maglaom ilhon. Dakilaon ang bantog, bugtong pangandoy, manilbihang kabos sa tao, nasod o niyawi. Mayong hapon. Like birds freely flying to your ears.